ang problem ng karamihan po ng mga nagpapareceive sa BIR, ayaw i-receive ng mga admin staff o personnel ng mga BIR Revenue District Office o offices at saka regional offices ng BIR yung letter. At sa kabilang banda, mga ka-taxpayer kong mahal, ito po na experience ng inyong tax specialista. Kapag magpapareceive ka ng letter sa BIR, ang laki-laki ng gastos. Mamamasahe ka, tatricycle ka, 10 piso, pagkatapos sasakay ka ng jeep o mag-EFX ka, mga 25 pesos papunta sa BIR. So, 35 pesos na ho yung iyong nagastos, babalik yan, kakain pa yung inutusan mo, 50. So, mga 85 pesos na ho yung nagastos mo. Siyempre, babalik yan sa opisina, plus 35, so more than 100 pesos na po yung ginastos. Ito sana ay inenegosyo naming mag-ama. Nag-uusap kaming mag-ama ni Emelson, sabi, Dad, ito magandang business. E-postman o e-postwoman. Paliwanag ko sa inyo, baka gusto nyong inegosyo, magiging milyonaryo kayo. Sa totoo lang, hindi po kami interesado sa ganitong negosyo. At gusto kong kausapin ang Anti-Red Tape Authority. Baka gusto niyan yung inegosyo dyan sa Anti-Red Tape Authority. Dyan sa Civil Service Commission sa Office of the Ombudsman. Sir, baka pwede nyo itong inegosyo. At lalong-lalo na sa Philippine Postal Corporation. Naghihirap na po itong government-owned and controlled corporation, Philippine Postal Corporation, dahil ang laki-laki ng kita nila nung araw, billion-billion, nung wala pa hong internet. Eh ngayon, naghihikahos na ho. Ito po ay tulong ko sa inyo, mga Philippine Postal Corporation employees. Kung meron kang nakikinig sa akin, nanonood ngayon, mga ka-taxpayer kong minamahal, may kakilala kayo sa Philippine Postal Corporation, ito po, padala nyo ho itong videong to para ho magkaroon ho ng hanap buhay yung mga tao sa Philippine Postal Corporation. Hindi ko ako interesado kasi million-million ho talaga itong business na to kung ito ho ay maitutuloy. So, bago tayo magsimula, may explain ko sa inyo, please paki-click lang ho o paki-hit, paki-press yung like button. At pagkatapos ho, i-share nyo ho rin itong video to kung maaari sana dun sa mga pwedeng magnegosyo ng ganitong negosyo, electronic postman. Para ho matanggal na ho natin, number one, yung graft and corruption dyan sa Bureau of Internal Revenue at yung mga harassment na ginagawa ng Biro. At the same time, makapag-generate ho tayo ng hanap buhay sa mas maraming tao. Sana po ay mapagbigyan nyo yung hiling ko na pag-click ng like sa aking YouTube channel, Tax Specialista, at sa aking Facebook account, fan page, Kataxpayer po. Ngayon, pag-usapan ho natin ang electronic postman. Bakit kailangan magkaroon ng electronic postman ngayon? Ganito po kasi yung nangyayari. Pag nagpupunta ho kayo sa BIR, hindi ko alam kung bunga ng kawalangyaan ng mga BIR officials na ayaw nilang tanggapin. May Republic Act po, mga ka-taxpayer ko, sinasabi ho sa inyo. May dalawang Republic Act, Republic Act 6713 at Republic Act 9485 na inamend ng Republic Act 11032. So, itong mga Republic Act na to, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay nagre-require sa mga BIR officials at sa lahat ng government agency na pag sila ay nakatanggap ng letter o may nagpapareceive ng letter sa kanila, kailangan tatakan nila, rubber stamp. Kung nakakita na kayo ng rubber stamp, may marami yan sa recto. Patatak, pirma, lagay ang pangalan, printed name, date, tsaka time. Yun ho ang isa sa requirement ng batas. Yun ho ay isang proof or evidence na na-receive ng BIR yung letter at nag-establish na kailangan nilang sagutin ng letter.
Ang tip ko lang po sa inyo, lalo na yung napapractice na tax specialista dyan, ang kailangan ho ninyo is i-establish na nakatatanggap ng BIR ang letter. Kasi pag hindi ho natanggap ng BIR letter, hindi ho mag-generate ng obligation dun sa biro para sumagot sa inyo. Yun ho yung obligation eh. Sumagot sa inyo. Hindi lang ho obligation na sasagot. Ang obligation ho is sumagot ng tama, number one, and sumagot timely. Ibig sabihin, hindi kayo maghihintay ng 1 year para ho ma-receive yung answer. Ipinagbabawal ho ng batas natin na makipagdaldalan kayo sa kanila. Kaya pwede po ba iwasan nyo na makipag-usap sa mga restaurant, sa mga mamahaling hotel, at pagre-regalo sa mga biro, umaabuso na po sila eh. Tanggalin nyo na po yan sa sistema ninyo. Please, para ho sa kapakanan ng mga anak ho natin o mga apo, katulad ko, lolo na ako, eh para sa kaapakanan ng aking anak, mga anak, at sa aking apo. Now, pag-usapan ho natin, eh ano ba ang kabutihan ng e-postman? Yon, okay. Sabi ko sa inyo, kanina, nagkwento ako na pag nagpunta, padala ako ng tao sa isang lugar, lalo na sa papuntang BIR, eh mahina yung 170 pesos na gastos ko. So kung 10 BIR offices ang papupuntahan ko sa loob ng isang araw, eh that is 1,700. Imagine niyo sir, may 10 ka lang clients, di ba? Na magsasubmit ka ng 10 letters, ang gastos ko dyan is 170 per letter. So sa loob ng isang araw, 1,700 pesos yung nauubos kong pera para lamang doon sa pagdi-deliver. Deliver lang yon. So ang sagot, sir, napakasimple lang. Minsan, ang problema ko pa, ando doon na yung tao ko, nagpapareceive, ayaw receive ng tarantadong admin staff. Hindi ko alam kung dala ng kabubuhan o kawalangyaan o talagang satanas ang kanyang sinasamba. Ang sasama ng ugali, Panginoon ko. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Sana wag naman pinagmanahan ng nanay at tatay niya kasi ang nanay at tatay naman eh hindi naman talaga nagtuturo ng kasamaan. Baka nagmana dun sa mga kaempleyado niya, maaaring sa assistant regional director, maaaring sa assistant revenue district officer. Hindi ko alam. Nanguhula ako. Pero ito ho yung solusyon. E-postman. Okay, ano yung e-postman? Ito pong, may batas ho tayo na pag na-receive ho ng Philippine Postal Corporation yung letter, halimbawa, nagpadala ng yung lawyer, nagpadala ng letter sa Philippine Postal Corporation, yung time ng pag-re-receive ng Philippine Postal Corporation ng letter, eh, registered mail po ang pinag-uusapan dito, is na-receive na rin ng court natin yung letter ng isang lawyer. Ganon din ho sa BIR. Pag hindi ho tinatanggap ng BIR, nire-registered mail namin, pero ganon pa rin eh, ang laki pa rin ng gastos eh. So from 170, madadagdagan pa dahil nire-registered mo. So magiging mga 200 pesos na yan. So imagine nyo, per letter, 200 pesos ang gastos. Ito ho yung solusyon, sinabi ng anak ko. Ni Emelson. Isa hong tax specialista yung anak ko, si Emelson. At kung gusto nyo siyang contact, nandiyan ho yung mga numbers. Pakitext nyo lang ho. Sabi niya, Dad, ganito gawin natin. Dapat lahat tayong mga taxpayers sa buong Pilipinas. Ang dami yan. 110 million na tayo. Eh. Instead na pupunta tayo personally sa BIR, yung letter natin, i-email natin sa Philippine Postal Corporation. So, pag in-email natin sa Philippine Postal Corporation, idodrawing ko lang, mga ka-taxpayer kong minamahal, para makita ho ninyo. So, yung meron tayong letter, dadalin ngayon natin, hindi sa, tantawag ko, P-Postman. Yan, electronic postman. Dadalin natin dun sa electronic postman at yung electronic postman ay pag-aari ng Philippine Postal Corporation. Ayan. So, pag pinadala natin yung letter natin dito sa e-postman, magbabayad tayo ng 50 pesos. Bawat letter! So, ngayon, kung yung letter, yung e-postman, dadali niya naman niyaan yung letter natin sa specific government agency.
or government agent. Ayan, agent, sinulat ko. So, si Philippine Postal Corporation ang siya ngayong taga-deliver ng email natin. Nakasama ho yung letter. At siya rin, ito ginagawa na to ng ano eh, ng mga private courier. O, banggitin ko lang yun, iba, LBC, Lalamove, diba dinideliver nila, pinipicturean nila, na na-deliver nila. Ito, electronic letter. Very important kasi lahat ng taxpayer nagpa-file ng mga information. Ah, letter. Wala pang ganun eh. Ang problem dito sa mga BIR, yung kanilang ORUS, online registration and update system. Sinasadya ata eh. Sa aking kaisipan at paniniwala, eh sinasadya na ang ibigay na storage bawat RDO, bawat regional office, maliit lang. So kung 10,000 kayong taxpayer na magpapadala ng letter, puno na. Dito hindi. Kikita ang gobyerno ng 50 pesos bawat letter. Eh, anong lang, offer ko lang ho yun, offer. So kung merong 1,000,000 taxpayer na nagpapadala ng isang letter sa loob ng isang araw, so merong 1,000,000 letters na pinadadala. So kung 50 pesos ang bawat letter, sa isang araw, ang Philippine Postal Corporation ay kikita ng 50 million pesos. E, compute na lang natin ng 365 days yan. Ha? 365 days. So, magkano kikitain nung Philippine Postal Corporation sa 365 days? 18 billion 215 million pesos. Ano lang trabaho nila? Electronic postman. So ako, hindi na ako pupunta sa BIR. Punyeta, 200 ang gastos ko. E babayaran ko lang itong pili e-postman, 50 pesos lang. Siya na yung magdi-deliver ng elektroniko sa BIR, electronic letter ko. Tapos siya na rin ang magko-confirm na na-receive ng BIR o ng Biro yung electronic letter ko. Pwedeng gawin yan sa buong Pilipinas. Pwedeng hindi lang BIR. Pwede rin sa Department of Agriculture. Pwede rin sa Department of Finance. Pwede rin diyan sa Office of the President. Pwede rin sa Ombudsman. Pwede. So lahat, 50 pesos. So tayo, makakatipid na ang buong bansa ng pamasahe. Makakatipid ang buong bansa ng, lalo na yung may kotse. Wala nang parking. Diba? Hindi ka na magbabayad ng parking. 50 pesos din yung parking. Makakatipid ng pagkain. Nasa bahay lang. Pwede ka na magpadala ng letter kung kani-kaninong government agency. Hindi mo na hindi ka na magagastos sa pagkain mo, sa pagligo mo, sa pag-shampoo mo. Katulad ko, ang daming shampoo na gagamit ko sa buhok ko. So sinasabi ko, mga taxpayer ko mahal, tulungan natin ang Pilipinas na makapag-generate ng fund. Itong fund na 18.2 billion pesos, magagamit ito sa infrastructure. Wag lang makukurap. O pwedeng gamitin ito sa pagpapagawa ng mga building o eskwelahan. Diba? Mga roads, mga tulay. So, ina-encourage ko po lahat ng nanonood at nakikinig sa akin, establish na ho natin ang e-postman, ang mimiari ho, bahala kung gusto nyo, privado yan, okay lang yan, wala namang problem. Or, pwede ho yan, ang mimiari ay ating gobyerno para ho kumita ang ating gobyerno at makatulong ho tayo sa isa't isa kasi yung babayad natin dyan, tayo rin naman na makikinabang. Iwasan ho natin ang harassment ng BIR at nagmumula ho ang harassment ng BIR based ho sa experiences ko. Ayaw tanggapin yung mga hard copy na letter na sinasagmit namin sa mga government, sa mga BIR offices kasi maraming tarantadong biro talaga. Talaga, totoo yan. So, tulungan natin at sana po yung mga ibang video ko pa sa aking tax specialista YouTube channel at saka ka-taxpayer fan page sa Facebook ay tangkilikin ho ninyo. At kung sakasakali po ay nagpapasalamat ako doon sa mga nag-click ng like button sa araw na to.
Abangan ho ninyo yung iba pa hong topic na i-discuss ko katulad ng idea sa preliminary assessment notice. Kasi maraming tao na hindi ho alam kung paano gumawa ng assessment. At may balita ako, yung mga malalaking auditing firm daw, malalaking law firm, pinagkwakwartahan ho ang pinadadala yung mga bagong pasang lawyers, bagong pasang CPA para mag-answer ho dun sa kanilang deficiency tax. Sa totoo lang po mga ka-taxpayer, kung minamahal, mahirap hong sumagot ng deficiency tax, kaya isa hong tulong ko sa bayan ay magbigay ho ng idea paano ito sinasagot. With that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.